Magandang araw mga ka-anglers. Ito na yung huling parte ng ating serye sa paggawa ng mini lures from popsicle sticks. Pagkatapos maiporma yung lahat, ilagyan natin ng gold nail polish yung eye cavity para magkaroon ng iris na gold yung epoxy eyes na ikakabit natin para naman ito magkaroon ng magandang projection. Kasi minsan yung iris ng epoxy eyes hindi ganoon kalapad, kaya lalagyan natin ng mas magandang malapad. Kabilaan po yan, kakabit natin siyempre. Ingatan lang na huwag malagyan ng mahawakan yung parting adhesive ng epoxy eyes para hindi mabawasan masyado yung adhesion strength nito pag kinabit na. Anyway, makatutulong yung nail polish para kumapit ng gusto o matunaw ng gusto, makabit ng gusto yung epoxy eyes. Pagkatapos maikabit, lalagyan naman natin, papahiran naman natin ng clear nail polish para maprotektahan yung inilagay nating mata tsaka yung iris na gold. Dito naman, white nail polish naman para sa tiyan ng isda. Kasi lahat naman ng isda, puti ang tiyan. So lalagyan din natin yan para magmukhang medyo natural din. Ingat lang, kailangan lang yung talagang belly lang ang malagyan ng kulay puti. Hindi naman nail polish lang, pwede naman yung pintura o kaya yung pentel pen na kulay puti kung meron kayo. O kahit na yung snowpake na ginagamit pantanggal ng mga mali o pang cover sa mga mali na typing. Pwede rin yun. Kaskasin lamang pagkatapos yung mga sumobrang nail polish. Tapos ay, as usual, ipitin sa clothespin tapos patuyuin. At dito naman, gagamit tayo ng self, yung screw. Kahit anong klase ng screw. Para gumawa ng scale pattern sa gilid ng ating lure. Idiin lang at pagulungin para magkaroon ng indention ng scale pattern. Nakikita naman siguro ninyo yan, yung paraan na yan. Hindi mo kailangan maging pantay na pantay lahat yan o symmetrical. Although sa ibang YouTube videos, symmetrical talaga ginagawa nila. Pero hindi naman ganun ka-importante yan. As long as merong discernible na scale pattern, then kontrahin yung nakaraang direksyon para magkaroon ng scale pattern yung gilid ng lure. Ngayon, pagkakabit naman ng tingga, dahil siyempre lalagyan mo ng weight sa tiyan yan, ang ginamit ko ay yung soldering wire tapos na tinunaw ko lang sa pamagitan nitong welding DIY welding from 12 volt ng motorcycle battery. So dalawang electrodes lang naman yan. Yung isa yung positive rod ng baterya na tinanggal ko, at yung kabila naman kapirasong wire lang yan para magkaroon lang ng connection. Gagamitin mo yun sa pagtunaw ng tingga kasi mahirap yung ibubuhusan mo ng tingga eh. So ang inisip ko is ilagay ko na lang doon tapos tunawin. Kaya yan lumalabas na tinutunaw ko. Madali namang matunaw kasi soldering wire lang naman yan eh. Pero still lead, tingga pa rin. Kalkulahin lang ninyo kung gaano karaming kailangan. Isa nga lang side effect niyan is dahil masyadong mainit yung tingga, nangitim yung paligid ng butas. So makikita nyo yung itim na yun sa paligid ng butas kasi siyempre nasusunog yung tingga.
Tapos patakan ng instant glue para kumapit ng husto yung tinga at hindi malaglag kahit na bumagsak-bagsak o magalaw-galaw yung lure. Medyo paliguan ng maganda-ganda dahil nagsusunod niyan is lalagyan natin ng kusot, yung pinaglagarian, yung cavity o yung extra para punuan yung kulang ng yung pagitan ng tinga at saka ng kahoy, matakpan yung itim at makortihan na matino yung tiyan ng lure. Kahit na anong powder, pwede. Chalk powder yata, pwede. O kaya harina. Kaya lang, hindi ko para susubukan yun. Ang alam ko, itong kusot nga, pinaglagarihan na sinala ko pa. Sinipit ko sa isang sifter para makuha ko yung pinumpino. Kaya ilalagay lang natin. Dahil may pandikit naman yan, may glue, may instant glue naman yan, didikit naman ang gusto yan. Anyway, nasa ibabaw, so hindi malalaglag basta-basta. Pagkatapos, papatakan uli ng instant glue para kumapit ng husto yung kusot o pinaglagarian. Makakuha kayo niya pag naglagari kayo ng kahoy gamit yung lagaring bakal, pinumpino ang powder noon. Hindi yung lagaring kamay yung malaki kasi malaki yung kibla ng makukuha mo ron. Sa lagaring bakal, pino. Tapos pag naipatong na yung kusot, papatakan uli ng instant glue para kumapit. Yan ang paraan para matakpan yung mga dapat takpan dyan. Kasi yung pag yung nilagay mo ng tinga, hindi naman papantayan eh. Kahit anong gawin mo, masusunog lang na masusunog, hindi naman papantay ang tinga kasi madaling matunaw, madaling tumigas. Isa pa, para matakpan nga yung itim na sunog na kahoy ng parte ng lure. Pagkatapos nun, tatabasin mo naman yung sumobra para madaling lihain. Kasi pagkatapos niyan, lilihain para magpantay ng maganda. Yan, ingat lang sa paggamit ng paper cutter kasi medyo matalas yan. Yung sa akin yan ang ginagamit, mapurol, medyo nahirapan ako. Pero kung meron kayo matalas o bagong blade, mas maganda. O, pagkatapos namang tabasin, lilihain na ng medyo, hindi naman kagaspangan na papel de liha para lang maalis yung umbok-umbok kung meron man. At yung tiyan niya magiging pantay. So yan, kiss-kiss lang ng kiss-kiss hanggang sa magpantay ng maganda. Yan, medyo pantay na ng maganda yung ating ang tiyan ng lure. Pwede na uli siyang kalapulan ng kung kailan gusto nyo, ng kulay puti o kaya nung another part ng gold na kulay sa gilid kasi baka nagasgas nung lihain. Yan, linisin lang mabuti. Okay, so ayusin lang na maganda na pantay na yung belly o yung tiyan ng isda ng lure para hindi makaistorbo sakali mang kainin ng kagati ng isda. Linisin lang, ay pantayin lang naman matino. And then kung pantay na, pwede lang pinturahan ng ilalim yung belly para maitago yung bagong kabit na kusot. Okay, so ngayon kakabitan natin ng kawil. Nabili ko, ang ginagamit kong kawil dyan, yung in-import na medyo hindi katigasan yung alambre para pwedeng buksan yung mata gamit yung side cutting pliers. So bubuksan lang natin ng bahagya para lang maipasok doon sa stainless na lure eye. Hukay pala, I mean. Whatever tawag dun. Basta tatapat mo lang yan. Tapos sa plyisin para pumasok.
Yan. Then ipa-plicin uli para magsara yung mata, yung hook eye. So ganun din style ang gagawin para maikabit yung kawil sa buntot. Pagkakabit niyan, eh, ready to go ng inyong lure. Ayusin lang ang balanse niya sa pamamagitan ng testing sa tubig. No? Well, tandaan na hindi naman kailangan na magandang pagkakakulay ng lure para maging workable. Ang importante lang is paano siya gumagalaw sa ilalim ng dagat. Kasi ang isda, hindi man mag-inspeksyon niyan, maliban lang kung may suspensa siya na hindi tunay na isda yun ang tinitingnan niya. So ayan, kukumpare natin sa kinukuhanan ko ng idea yung lures na galing Japan. O nga pala, kung maglalagay kayo ng leap, yung pinakamurang alam kong pwedeng gamitin ay yung school ruler na nabibili sa mga bookstore, yung pampata. Tama-tama ang kapal nun tsaka yung softness. Pero hindi mo pwedeng kabitan ng kawil. Okay. So marami naman sa YouTube ang paraang nagpapakita kung paraan, ng mga paraan paano magkabit ng lip, ng lure lip. Kaya skip na lang dito muna. Maybe someday kung sakali yung magtanong. Kung may comments kayo, pakilagay na nga lang pala sa baba. Kung may gusto kayong DIY na makita na kaya natin, baka sakaling kaya natin, pakikita natin kung paano gawin. Yan, makikita nyo na halos parehong-pareho ang size nila. Yung korte nga lang kasi medyo limitado yung laki ng popsicle stick para maging mataba paris ng sa plastic lure na galing Japan. Regalo ng anak ko sa akin yan. Anyway, para sa ultralight fishing. Ayan. Yun ang pinag-aralan ko, paano gumawa niyang crystal, halos crystal na plastic. Anyway, makakita tayo ng mga paraan dyan. So, mga ka-angler, yan po ang katapusan ng how I make mini lures from popsicle sticks. This basic yan, bahala na kayong dumiskarte kung paano sa halimbawa sa pagkukulay kasi pwede namang gamitan ng spray o pintura o acrylic paint ng airbrush. Okay, so kung may comments kayo tungkol dyan, ilagay lang po sa baba. Baki like and subscribe na lang kung sakaling nagustuhan nyo yung gawa. And hanggang sa susunod na DIY natin. Oh, ang DIY nga para susunod is paikita ko sa inyo kung paano ginawa ko sa isang rod stand na made of PVC pipe.